Okay, mga kaigsuunan, no, mayong hapon sa mga taga Mindanao, taga Visayas. Magandang hapon naman sa lahat ng taga Luzon, no? At sa buong bansa, no, sa mga kababayan nating OFW, sa mga KOGC member at sa lahat ng brother at sister natin ng mga Muslim. Okay, happy Ramadan po sa inyong lahat, no? Okay, mag-umpisa po tayo sa bagong lahat. Magpakilala mo muna ako o si DJ Amorex, no? At kami po ay ang Airflame TV, no? Okay, so ito yung tatalakay natin, no? Pakita ko muna itong anchor ng Isiminay at isang si Attorney Balaya, no? Isang abogado, no? Matindi to. Ano natin dito ay opinion lang at komento, no, para mapaliwanagan kung hanggang ngayon na ako, no, kasi diba gigil na gigil si Raisa Antivirus, no, para ma-content na pumirma ng warrant of arrest, no, para damputin na si Pastor Kibuloy. Pero hanggang ngayon, ano ba? Nakikita nyo ba si Pastor? Sana kaya, no? So, dito na lang tayo sa video. Ating talakayin, tapos magkomento tayo dito. Okay? Ating opisahan natin. Okay. Para naman maliwanagan din kung saan ang gagaling po yung hindi pagsipot ni Pastor, no? Ulit-ulitin po namin. Okay. Ipaliwanag nila kung ayaw talagang sumipot si Pastor kahit saan man, no? Talagang clever. Ginamit talaga yung yung talino ni Pastor. Kasi wala talaga itong okay naman sa Senado. Pero bakit? Bakit kasi parang bias kasi ang mga yun, mga questionable. Tapos talagang kumuha pa ng mga false witness, no? Na kilala naman talaga nila kung sino yung mga taong niya, no? May pa face mask pa, no? So, tuloy natin ang balita. Respect sa ating mga institusyon. On the contrary, we respect the judiciary, no? Alright. Okay. Calling the attention to sa mga taga-Senate, no? Parang mas ano pa kayo dun, mas nakakataas kayo sa executive branch, no, ng Pilipinas Constitution, no? Mas mataas pa kayo sa Korte Suprema. Bakit ganoon? Bakit kaya? Parang may suhol, no? Suhol talaga to, no? Parang sinusuhulan talaga kayo, no? Pati yung sa kamera dyan, no? So pakinggan nyo to, mga kapatid natin, no? Yan dapat mag-desisyon niya. Pangalawa po, huwag naman natin papayagan na buskahan si Pastor by trial by publicity. At pangatlo po, yung mga sinasabing victim survivor, they can only get justice for through the judiciary. Ah, takot na kayo, ha, mga victim survivor, no? Sana kayo, no? Pa-pismas pa kayo. Meron kayong Facebook, ikikita, no? Pinupost ng mga kasamahan nyo dati dyan sa, no, sa dati mga member ng KOG, no, na kayo talaga wala. Parang nagagapang kayo sa pera, hindi nyo nilabas yung katotohanan. Lahat kayo diyan nag unti-unti nang naglabasan yung mga baho nyo diyan. All right. Sila po ay talagang naging victim. Pupunta po sila sa ating hukuman. Huwag po sa Senado. Wala po the Senate, as I said, okay, hinahamon kayo ni Attorney Elvis Balayan, na lawyer ni Pastor Kibuloy, no? Nahamon kayo, magkahingi kayo ng budget. Marami kayong budget dyan, eh. Galing yan sa PC. So, sabi nyo ni Reza Antivirus na, ma'am, budget kasi doon tayo sa sa Korte Suprema sampahan natin doon. Alright. Answer of justice. Wala po sa poder ng Kongreso na mag-declare ng guilt or innocence. Okay. May binanggit pa na Kongreso, no? Parang nakakaano na kayo, eh. Ako naman yung sa Korte Suprema, talagang
tatawanan ko lang kayo, no? Yung pagdinig niyo diyan sa kamera ng sa Senado, no? Ang paligsahan pa kayo, nag-uunahan kayo diyan, ha? No, magkano bang budget? 700 million para iligwak si ano pala si Pastor Kibuloy at mga Duterte, no? Laki ng mga bayad ba ng Jones Ena, no? Grabe naman kayo. So pagpatuloy natin tong ano, no? Attorney, isa pa bago lang ulit sila magtanong. Maraming mga inconsistencies po, no? Ako personal knowledge ko doon sa mga witness na 'yon, tsaka based din sa mga pahayag ng mga taga Kingdom of Jesus Christ. Maraming mga inconsistencies yung mga sinasabi ng mga witnesses na ito. Maari ba silang makasuhan? Ugot na rabang mga kauban niyo diyan sa Kingdom. Gabi niyo kayo diyan. Puro kayo kasi nung alingan lahat ano. Yun pala ang totoo. Nagagawa-gawa lang kayo ng ano, script. Sino bang script writer niyo diyan? Pag nandiyan kayo sa Senado, may binabasa kayo, paiyak-iyak pa kayo, no? Bang klase. Doon sa kanilang pagsisinungaling attorney. Opo. Yan papasok yan sa mga crimen of perjury, no? Or false statements. Yan po ay covered ng ating batas, no? Pagka ikaw ay nagsinungaling under oath, ikaw ay mananagot, no? So I think at the proper time, yung mga abogado po ni Pastor, no? Or yung mga naging subject na mga ganyang perjured. Ilista lahat ang mga ano, nag-alias witness dyan sa ano. May ibang lahi pa dyan na ano, talagang sabi mo, ginawa ni Pastor ng mga hayupak na ganyan, tapos tumagal ka ng tumagal dyan sa Kingdom. Ngayon ka lang lumabas yung baho mo. Ano ka ba day? Naunsan mang kaday? Ay! Dapat silang managot sa ating batas. Kaya nga napagaganda po ng approach ni Pastor. Hindi siya nagsasalang ng mga witness niya sa Senate Committee. No? Just being consistent na hindi niya po makukuha ang justisya dyan sa Senate Committee. Kundi through the executive. Okay nga. Ilan ba yung ano nila? Star witness ni Untay Virus? Na magkano? Palagyan natin na 100. Babawasan natin yung 7 million. Para yun ang star witness. Magkagulo talaga dyan sa Senado na yan, no? Wala, hindi na. Punong-puno talaga siguro dyan. Gusto talaga pumunta. Sarali pa lang eh. Nag-aantal lang sila kung sinong talagang mag-guide sa kanila pumunta dyan sa Senado eh. No? So, attorney, pala yan, maganda to ang ginawa nyo. Talagang labas yung baho ng mga false witness ni antivirus na yan. Mayroon pa dyan sa nostro camera, no? Yung ano dyan, no? Mga red tagging na sinasabi. Totoo naman talaga na kahit walang dictionary sa ano sa red tagging, talagang lalabas ang baho nyo. Kilala na kayo ng taong bayan. So tama po kayo dyan na yung mga yun may kaukulang pananagutan po sila sa ating batas. Tsaka attorney, million-million po ang mga kasalukuyang miyembro kaanib. Alright, million-million ha? 7 million, buong mundo yan. Buong mundo. Alright. Nga pala, lahat mga ito mga tambaluslos din ang bayaran din siguro itong mga vlogger na to, no? Na content nila na, ipalabas nila na, ganon, ganyan, si lalaban daw si, ano, Bin Laden daw si Pastor. Para lang makakontent kayo, no? Bangklase talaga, no? Para gusto talaga yung dumami yung ako, kahit walang nanonood, okay lang. Basta makagawa lang ako ng content, mapahayag ko lang dito sa, ano, may freedom of expression tayo. Alright! At kumbaga hindi lang naman si Pastor ang nasasaktan dito sa mga akusasyon nila, pati na rin ang buong Kingdom of Jesus Christ, mga members, mga workers nito na hanggang sa kasalukuyan ay aktibo at nasa loob pa rin. So malaking damage na idinulot nitong mga sinasabing ang mga false
na pahayag na nitong mga witness na ito. Kaya siguro ang nais ng mga member ay masamaan din, kumbaga mabigyan din sila ng hustisya. After Holy Week, no? Siguro may plano naman ng KOGC na magsagawa na naman ng malaki ang rally, no? Diyan sa Luzon. Siguro punta na ng Malacanang eh. No? Sugod na tayo, sugod na mga kapatid. Possible din, no, lalo na kung may kakilala sila na uy, ganyan pala dyan sa kingdom, hindi naman pala totoo. So maganda rin na masampahan ng kaso yung mga nagsisinungaling na nakakos ng pagsama ng imahe. Isang balita mga taga KOGC, alam ko mayroon naman nag-post na na ginorgor daw yung Facebook account ni Pastor, no? Bago lang. Kasi wala na kayong nagawa eh. Kahit ano nang gagawin nyo eh. Papatawag pa kayo ng magagawa pa kayo ng warrant. Paris, isa na kayo. Yung Sergeant at Arms ninyo yan, wala. Puti ang bayag. Walang bayag. Ibang klase. Palakpakan natin ang Sergeant at Arms. Kasi alam na yung ginagawa eh. Na wala talagang kasalanan si Pastor. Kaya ganun. Pati mga pulis, sabi nila na hindi kami dadabot ni Pastor, sasama lang kami at hindi kami magdadala ng papel, no, ng warat o paris. Titignan lang namin kung magkagulo ba, hindi. Ang gusto nila, ang magdadala, yung tao ni Jan, committee ni Sergeant at Arm ni Jan, antivirus, no? Okay? Jesus Christ, attorney. Nakabuto po yan, at even as we speak, marami pong nasasaktan, no? Yung lalo na yung mga ating nananampalataya, no? Yan po ay napakasakit. I could only empathize, no? Yung mga nararamdaman nila. Kaya nga po nung huli ng meeting naming mga lawyers meeting, isa po yan sa aming diniscuss na sa tamang panahon po, no? Ang mga abogado po ni Pastor ay magsasampa ng mga paukulang usapin sa korte. No? Alright! Ayan, magandang na. Kaya nga eh. Lang mga abogado diyan sa nung nasa Amerika pa kaso doon, wala pending palagi yung kaso kasi wala talagang katibayan eh, walang ebidensya, kaya nagpadala yung mga Federal Bureau sa Amerika dito sa nag surveillance. Talagang sabi nila wala tamang makikita, pero dito eh yung mga church goer, wala talagang dito, puro na lang ganda ng wala talaga silang makukuha ng ebidensya dahil simbahan yan eh, simbahan yan saka yung maal dyan eh. Mahinto na po yung ganyang klase ng mga accusations na wala namang basya, no? In fact, may mga lumalabas po na mga libelous na po, no? Yan po iniipon po yan ng mga abogado ni Pastor. Pati mga diyan nung sip-sip ng mga vlogger diyan na okay lang yan, pag-content naman niyo yan eh. Ito yung lang yung fault witness lang at saka si Reza Hontiviros, yan ang kasuhan niyo, baligtarin rin niyo. All right. Paninira ng puri kay Pastor. Gabi naman kayo. Okay? Siguro po yung mga miyembro, no, ng kingdom na sa tamang panahon po eh magsasampa ng mga usaping legal, no? Ang Kingdom of Jesus Christ laban doon sa mga gumagawa ng mga krimina ito laban sa kanilang simbahan. Attorney, may comment ako, attorney, kasi yung kampo natin, no, nagtataka ako, fresh na fresh yung mga mukha natin dyan. Pero yung kabilang parlor, attorney, stress na. Nakita mo? Kaya nga, nakapag-comment itong columnista, no, sa... Alright, stress na stress ang kabila. Palakpakan natin. Alright, talagang nag-iisip ng content para manira lang kasi bayaran. Makabenta. Talagang pinagplanuhan nyo. May script pa kayo. No? Gabi. Bang klase, mabuhay sila, mabuhay.
baklasi mga paninira kasi bayaran kayo 700 billion ang budget. Oh, gabi. Honteveros and her legal team should do... Excuse me, Honteveros yan, hindi Honteveros. Honteveros yan, okay? Church, yun ang in-advise, ninsulto pa sila. Kasi nga, tira sila ng tira, eh, hindi naman makakatayo pala. Kaya na-stress na sila, attorney. Well, tingnan po natin paano po ito magtatapos. Basta sa amin po, handa po kaming ipaglaban yung karapatan ni Pastor, no? Protectionan siya against these legal proceedings po, no? And kami po ay maasa ng Korte Suprema will really interpret po yung limitasyon, no? Ng power ng Congress. Opo, attorney, urgent po yung request natin sa Supreme Court, ano? Urgent? Opo, opo. Sa pagkatan eh, habang yan eh hindi nadidesisyonan, medyo... Kaya walang pahinga talaga, ha? Walang tulugan. Para talagang ano, kayo, dadami niyo mga abogado dyan eh, no? Kaya natin yan, kaya natin mga Pilipino, mga KOGCM. Kaya tanan, mga kapatid natin Muslim, kaya natin yan na... ano lang tayo, tagapakinig lang tayo at nagmamasidla ang mga taong bayan. Okay. Po, nakanya-kanyang panig po kasi ang nagpapanggaan dito, no? Sa bandang amin po, kami naniniwala na titignan maigi, no? Ng ating Korte Suprema kasi po ito, gusto ko rin i-emphasize to Carlo, Admar, and MJ. Yung pong naging ruling nila sa aming Shoppos Order, parang hindi po pinag-usapan ng entire committee, no? Kung babasahin niyo po yung ruling, eh ang nakapirma lang po doon eh si Senator Honteveros, no? Parang hindi po sila nag-deliberate, no? Na dapat ay pinag-usapan kung ano po yung sinulat namin doon. Parang in 3 days po eh lumabas na yung kanilang ruling. So talagang nakalulungkot po na kailangan pa kaming dumulog sa Supreme Court para lamang i-deliberate talaga yung aming mga legal justifications, no? So tapos ito... Trabaho lang pala yun na eh. Ilang committee dyan? Marami naman sila dyan, committee, di ba? Parang talagang alam siguro ng ibang mga senador dyan na wala naman kaming bayad eh. Magkano lang eh. Mas malaki siguro ang bayad kay Honteveros. Kaya pinagpaguran ni Honteveros talaga na makakuha ng million-million halaga. Hindi lang siguro 100, 200, 300, 500, no? Laki. Laki talaga. Yabi talaga, no? Ibang klase na ngayon. Pera-pera na lang talaga. Pero, ang tagdag ko lang, bago hindi nyo kasi tinanong, palaging sinasabi po ni Senator Honteveros na may mga senador, matataas ang presidente, mga officers ng church na nagpupunta sa Senate Committee pag sila'y sinasabi na. Hindi lang po kasi nababanggit na yung mga pagkakataon na po yun, wala naman pong resolution na sinasabi itong mga bishop eh Carnaper. Wala naman pong sinasabi doon na itong si dating presidente eh may ginawang rape or karumaldumal na krimen. Wala naman po sa mga resolusyon ng Senado nung araw na sinasabing sila ay mga kriminal na. Yun po ay napakalayo sa sitwasyon ni Pastor, no? Mahirap po natin ipantay yung mga pangyayari na nagpunta rin yung mga matataas ang kalagayan sa ating lipunan na nagpunta rin sa Senado dahil ginagalang daw nila. Iba po kasi ang sitwasyon noon at iba naman po ang sitwasyon ni Pastor. Si Pastor po ay talagang hinusgahan na. Sa tingin niyo po ba kung ating hinusgahan yung mga bisyo? Alright, iba klase kasi tapos na. Parang tinapos na nila yung ano eh, no? May nakikita ng hustisya eh, hindi pa pala. No? In akas akusa kayo kaya Pastor eh yan pala kaya wala ayaw ka din ano kayo ni Pastor talaga no ininjan talaga kayo diyan diyan kasi dai Carnaper kasi dai may ginawang kalokohan sa gobyerno yung mga pumunta puro na mga general sinabi natin sila eh may mga ginawang karumaldumal na krimen sa tingin niyo po ba yung kanilang abogado eh papayuhan sila na pumunta ron. I don't think so po, no? So, wala pong factual parallelism. Hindi po, baka iba po yung sitwasyon ni Pastor ngayon doon kasi ang sinasabi nilang nagpupuntahan yung mga matataas na tao sa Senado para ipangita yung talilang pagalang.
iba po. Kaya wag, mahirap pong malinlang tayo sa mga ganong comparative na hindi naman talagang magka same situation. Ano? Kasi parang ginababoy nyo ng ano na yan sa Senado eh. Ano? Sayang yung ibang mga senador dyan na matitino. Ay ilan naman dyan na ano, eh, matitino talaga eh. Kahit na medyo nabudol tayo, pero okay lang yan. Pero kanyang ginagawa ni antivirus, iba talaga. Pera-pera na yan. Alright. Kakaroonin ko lang po yun. No? Kasi baka lumabas na sino pa to si pastor na pinapastor sa Senado. The fact was si Pomsan sa spot na nagpunta doon yung mga matataas na tao, official, general, bishop, or senate, or past president. Hindi naman po sila rin si Kinonbrink, no? Na may nagawa silang krimen, rape, or trafficking at that. Gusto ko lang pong bigyan-bigyan nyo, no? Para lang maliwanagan yung ating mga Pilipino na hindi po ganun ang takbo ng pag-iisip ni Pastor. Ayan na, ang problema kasi may nasa likod talaga yung malaking diyan. Malaking buaya ba sa likod ni Yuntay Virus? Meron talaga. Bayad na kasi yan eh. Laki na namang ginasto. Bakit na yung kaso ni Pastor? Ano na? Anong nangyari? Sandali lang, madam. Kasi... Parang attorney yung... No, sandali lang, madam. Kasi wala pa eh. Kasi... daming tao nakikiano kay Pastor. Wala. Eh, ano mo, pag galing namin sa ibang bansa, pagbalik namin ha, gusto ko lang maayos na yan ha, mayroon na talagang ano yan ha, makulong na yan. Sige madam, mabilisan namin, bukulin ko yung ano mo. Klase, nag-away na yung mag-asawa kasi bakit ang gulo-gulo na. Eh, malamang magaling yung chairman ng Senate Committee noon. Sinasabi niyo po paano, hindi magaling si Andemeros na chairman ng kanyang hinawakang pala? Sige, kasi hindi naman sinabing magaling eh. Magaling na magaling. Kasi laki ng bayad eh. No? Nag-aaway na nga yung laki. Daming pera din sa PCS. Nanalo sila. Tapos pinambabayad lang kaya si Virus, no? Tapos wala nangyari sa kaso. No? Sayang yung pera, no? Ang sinasabi ko lang Carlo, iba yung sitwasyon po at iba naman po yung sitwasyon ni Pastor, ano? Siguro po doon natin tumbukin na para maintindihan po natin na wala talagang disrespect na ginagawa si Pastor, no? Na ayaw niya lang dahil wala siya sa mood. Ayaw niya lang dahil tingin niya sa sarili niya touchable. Hindi po ganun. Hindi po ganun ang tunay na nangyayari. Ginagawa niya po yan sapagkat gusto niya talagang proteksyonan, sapagkat yan po ang nakasulat sa ating konstitusyon. Not because out of whim or caprice po, no? Opo. Or para bastusin ang ating mga senador. Tsaka hindi lang ganun, attorney. Ilang dekada pong binild ng aming mahal na pastor. Yung mga judge nagtatawa lang, tatawa na lang siguro ngayon, no? Parang talagang doon sila nakapera sa Senado, no? Ibang klase talaga yung committee sa dyan sa Senado para lang magkapera, no? Yung reputasyon, pangalan, nakataya ang kanyang apelido, ang kanyang mga gawain, tapos ganito lang sisirain. Ganun ilang araw lang, ilang buwan lang na imimedya, halos araw-araw yun ang tanong, maging sa Senado at sa Kamara, parehas yung tanong, maging sa DOJ, ganun din yung mga tanong. Di ba? Nasaan ang ating humanity sa mga araw na ito, Terry? Yun nga. Yun nga nakatanong ba, Carlo? No? So, hopefully, mabigyan ng justisya yung mga pangyayari ito sa mga darating na araw, no? And, ganyan po talaga, no? And, yan ang nangyayari, I guess, we have to roll with the punches, no? Ang sa amin naman po, ako bilang abogado, meron naman tayong sinasanda ng mga batas, desisyon ng Korte Suprema, at saka yung mga faktual na pangyayari, no? So, pag pinagsama-sama po kasi natin yun, napakadaling... Na-stress na siguro yung kabila, no?
Sabi nila, mapadaliin to. Atat na ako. Salamat kay palabas na, pumirma na si Poncio Pilato. Kasi mag-holowik na, no? Talagang ginagawa nila kay Pastor para si Jesus Christ na, na talagang, ano na, iba talaga, Poncio Pilato, no? Pumirma ka, magkano naman sa iyo dyan? Talagang meron tayong trial by publicity, meron na po tayong pre-judgment, no? Alam na po natin na... Tubong, Mindanao ka pa naman, Poncio Pilato, nandiyan ka lang mga sa bukid, no? Ano? Ang usurpation of judicial authority na hindi na susunod, no? Yun po ang at least naisawalan po natin na yun ang tamang pananaw na dapat natin gawin. Hindi sa pinapastos ni Pastor ang Senado, no? Hindi niya hinaharap yung mga akusasyon sa kanya, hindi sa siya'y nagmamayabang, kundi dahil sa tamang lugar, no? Yung mga ganyan ang sabi, no? Hindi yung trial. Ay, una pa nga lang na, sinabi niya, dalhin niyo ang kaso sa korte. Huwag sa Senado, kasi parang naanasya dyan, eh, no? Nababastos na dyan, no? Nalang kinitil na yung ano niya, yung privacy ba? Wala na. Hindi yung binabaliwala yung presumption of innocence, no? Unless proven beyond reasonable doubt. Bueno, attorney, partner. Kaya, last na po, attorney. kami po dito ay nalalangin po. Huwag kayong magmadali ako. Marami ang utang sa inyo kasi. Thank you for sharing, Antonio. All right. Ganyan talaga ang ano, kakaisa ng magkakapatid, mga hindi nagpababaya, no? Bang klase talaga, no? Kayo diyan sa kabila, ano naman kayo diyan? Ba-vlog naman kayo. Gagawa na naman kayo ng content na ganoon. Knowledge, expertise po na sinayon nyo. At we are always praying po sa inyo po, attorney, no, that the Father in Heaven will shower you with wisdom po and understanding, representing po our beloved pastor. Pero ito, attorney, maganda yung sinabi, attorney, kung wari si Senator Ontiveros, yung Ontiveros, ha, siya tanungin natin, kung ikaw, Ontiveros, kung inatosahan ka na, no, may hatol na sa iyo, aaten ka pa ba dyan sa committee na yan? Siguro din yan aaten. Sure, bull, yun. Magandang ano dyan, baliktarin yan si Ontiveros, no? Para magkaalaman na. Stress na yun eh. Bakit hindi hanggang ngayon, ay, hindi pa nadagad si Pastor, di ba? Pero yun po, Atty. Opo, yun po yung nakakatawa talaga, di ba? Opo, ano pong what to expect po kay Pastor? Pagpalagay po natin na pumunta siya ron. Okay, siya'y tatanungin. Ito ba'y ginawa mo? Ano pong nasaysay nun? Eh kung ikaw mismo po eh sinabi mo na na ginawa ko ito, nakasulat po yan black and white. Hindi po sinabi ni Pastor Yon na ano, hindi po invento ni Pastor Yon na siya'y dineclare na guilty. Nandutun po yan sa resolution. Kaya it violates po talaga yun ang basic common sense po. Kung siya pa'y pupunta ron, only to clear himself, eh meron na pong decision. Kumbaga po sa boxing, ba't ka pa sa lalaban sa boxing? Ubus na yung 700 nila. 700 million, no? Attorney, ubus na. Kaya kukuha na naman sila ng panalo. Eh. Wala na eh. Kunti na lang mapanalunan nila sa loto eh. No? Dati kasi, 500 million, 600. Ngayon, 20 million na lang. Wala nang tumataya. Ngayon, dalawang pamay. Tapos, alam mo naman yung referee, yung mga judges, sinabi na eh, matatalo pa, round 1 pa lang. Kaya nga ngayon eh, kunti lang na nagpo-post sa social media, no? Kasi talagang wala na yung ano nila, kontrata, upos na yung pera na yun. Saka babayad sa mga influencer, no? Babayad sa politiko, babayad sa mga ano, no? Ay, huwag ko ba? Bayan, ganoon po tayong bumoto ng chef na mahilig sa cooking show dyan sa Senado. At talagang bumoto tayo ng totoong senador na marunong. Yan talaga, lahat tayo may mga social media na alam namin kasi nababasa namin sa mga mensahe ng mga taong bayan. Yung rules at kung paano ang proper na pagkitungo kung ikaw ay chairman ng isang
makapangyarihan committee. Attorney Elvis, maraming salamat po sa inyong panahon. Alright, hanggang dito na lang siguro. Kami po si Artrend TV at nagustuhan sa aming channel. Mag-like lang po at mag-share. Siyempre, mag-subscribe sa aming channel. No? Okay? Tuloy natin ang ano niya. No? Yes po, attorney. God bless. Salamat po, Carlo, MD at Marcos. Salamat sa pagkakataong binigay niyo sa amin. No? Para naman maliwanagan din kung saan nagagaling po yung hindi pagsipot ni Pastor. No? Ulit-ulitin po namin, ito ay hindi pag-lack of respect sa ating mga institusyon. On the contrary, we respect the judiciary. No? Sapagkat ang judiciary ang dapat mag-desisyon yan. Okay, hanapin niyo si Pastor. Nandiyan lang sa paligid yan, na-glorify na. Wala kayong makikita, no? Hindi nyo makikita yan si Pastor. Okay, God bless, God bless. Salamat sa mga tagipag-inood at magandang gabi. Hanggang dito na lang. Ako si DJ Amorex, kami po ang Artrend TV. Bye-bye!